Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Bago ang lahat, gusto ko munang sabihin sa inyo ang pinapasabi na nagpapagawa sa akin ng mga video na to, na ang totoong definisyon ng poverty is the oligarch's political machinery. Sinadya ng mga nakaraang administrasyon na magtulungan ng mga mahihirap nating kababayan sa isang napakalinaw na dahilan. Para pag ginusto ng mga yellow garbage na magkaroon ng people power, meron silang mga taong mauuto at mababayaran. Gaya ng nangyari sa US Embassy noong October 19, 2016. Kalatadong setup dahil sabi ng mga yellow-tired zombie sa social media, Duterte supporters daw ang mga nag-rally na yon para syempre suportahan ang ating mahal na presidente tungkol sa independent foreign policy. Pero teka, di ba tuwing may kilos suporta ang mga Duterte supporters para suportahan ang Duterte administration, laging media blackout? Pero bakit bago pala magsimula ang rally na to, nakaabang na agad ang mga bias na media na to? At bakit sa dinami-dami ng mga kinusuporta ng mga Duterte supporters, ngayon lang naging present ang mga bias na media na to? Di ba dapat wala kayong pakialam? Especially, ABS-CBN at GMA7. Dahil ba alam nyo na magkakagulo? Mukhang nahuli ko kayo doon ah. Di ko sinasabing ito ang nangyari, pero ito ang nakikita ko nangyari. Nabinayaran ng leader ng mga rallyista na yon ng mga yellow garbage para hikayatin ang mga miyembro niya para manggulo. Tinake advantage sa mga rallyista ang mga pulis dahil alam nilang hindi sila sasaktan ng mga to. Dahil alam ng mga rallyista na to na nasa panig nila ang mahal natin Pangulo. Sa mga bayaran na rallyista, ito ang itagayo sa mga kukuti nyo na sa panahon ngayon, hindi kayo sasaktan ng mga kapulisan kung hindi kayo manggugulo at magiging agresibo. Malamang malaki ang bayad sa leader ng rallyista na to para maging silang agresibo at sinadya niyang pumunta sa harap ng US Embassy kahit alam nyong no rally zone ang lugar na to at wala pa kayong permiso. So halatang binayaran niya kayo para manggulo. Pero tingin ko, may kinalaman dito ang deputy director at yung driver ng police mobile just to exaggerate the scenario para ibalita sa buong mundo ang pangyayari na yan. Ito ho ang malinaw na gustong mangyari ng mga yellow garbage sa pangyayari na to. Una, para masira ang imahe ng kapulisan at paniwalain ang publiko na inutos ang presidente sa mga pulis na gawin ang mga yan. Well, sorry kayo, nasa China ang presidente na mangyari ang mga to. Kaya huwag niyong ibintang at isisi ang mga bagay na yan sa presidente ko. Pangalawa, para maging masama ang imahe ng mga Filipino sa international community at para isipin ng lahat ng mga tao sa buong mundo na ang mga Filipino ay anti-America na at para ma-convince ang American citizen na girahin tayo pag inusto ng gobyerno nila. Pangatlo, pag kinampihan ng presidente ang mga rallyista, masisira ang tiwala ng kapulisan kay President Duterte na pwedeng pagmulan ng kudeta. Well, sana yung driver na lang ng police mobile ang parusahan nila kasi kahit saan ang gulo mo tingnan, mali talaga ang ginawa niya. Pangapat, pag kinampihan naman ng presidente ang mga kapulisan, masisira naman ang tiwala kay President Duterte ng mamamayan na pwede pang sumira ng peace talk sa NPA at sa mga kapatid nating Moro na posibleng pagmulan ng people power. So dapat talaga maging neutral ang Pangulo natin dito dahil divide and conquer strategy ang ginagawa ng mga yellow garbage na to. Kaya panawagan sa lahat ng mga Duterte supporters, ito na ho ang tamang oras para magkaisa ho tayong lahat. Dahil pag di ho natin napigilan to, pababagsakin ho nila ang ating mahal na Pangulo. At maghahari na naman ang mga yellow garbage or liberal party sa ating bansa. So ano? New chapter of suffering na naman? Sa mga gusto hong makiisa sa kilosang ito, kontakin nyo lang po si Madam Marie sa numerong ito, 0927-449-6623. Huwag na ho nating hayaang mangyari to at maulit-ulit ang nangyari kay former Ferdinand Marcos. Magtipon ho tayong lahat at magsuot ng pulang damit at ipakita natin sa kanila ang totoong people power. Sa mga rallyistang bayaran, naiintindihan ko kayo na dahil sa kahirapan napapasunod nila kayo. Pero sa halagang 1,000 piso, ipagpapalit mo ang kinabukasan ng bansa mo, isang araw mo lang na pangkain ang 1,000 na yan. Pagkatapos 6 na taong mangungurakot ang mga pulpolitiko na yan. Pag may namili ng serbisyo nyo para mag-rally para sa kanila, 2,190,000 dapat ang isingin nyo sa kanila kada isang tao. Katumbas yun ng 1,000 pisong pangkain nyo kada araw sa loob ng 6 na taon para lapastanganin ang bansa mo. O kaya naman, million-million ang binabayad sa mga leader nyo. Tapos, barya lang ang ibibigay sa inyo. Di nyo alam, ginagago lang din kayo ng mga leader nyo. Kaya kababayan, huwag kang tanga. 30 taong ka nang ginagago, nagpapauto ka pa. Mensahin pala po sa mga yellow garbage at kay Bam Idiot Aquino. Sabi nila kayo daw may pakana ng rally last October 19, 2016 na. Well, kung kayo nga ang may pakana nun, utang na loob, itigil nyo na.
Dahil pag lumala pa lalo ang sitwasyon, hihilingin ng mga Duterte supporters sa aming mahal na Pangulo na magdeklara na lang siya ng martial law. At ire-request namin lahat na ipakulong kayo ng mga kapartido mo. Dahil yun lang ang magiging susi para mapigilan ang mga masamang plano nyo. Alam mo, ganitong gawin ninyo. Be assertive. Pilipino ka, naglalakad ka dyan sa daan, pupunta ka ng, lalabas ka ng probinsya, tapos lalakbay ka, sasakay ka ng eroplano. Kung anong makita mo, kasi sa gobyerno, hindi naman lahat. Pero meron talaga niyang gago, magtanim ng bala, maghingi, sa pag-taxi, mayroong tip. Tapos sa taxi, Pacquiao. Ito, hindi si Pacquiao yung boxer. Sabihin yung ganito, Maynila yan, oh, walang metro yan. Sabihin. Pag ginanono kayo, you create an uproar. Magwala ka. Eh, kung polis taniman mo ng balas, sampalin mo. Totoo. Ako nag-utos sa inyo. Pagka yan ang nangyari, pumunta ka sa akin at ako ang pagdating ng airport, aalis yung mga anak ninyo, ipupunta ng abroad, o ikaw mismo, pagdating dito, kunin yung mga perpyo na dala maliliit. Pag kinuha, hampasin mo ang kamay. Sabi ni Duterte, putang ina mo. Pag nagkamali ka, papatayin kita. Ano mo kagal? Oh, be assertive. Customs, ganun, lalo na. BIR, ganun rin. Pag ang BIR, minlagyan ka dyan ng ano, tapos, o sige, sabihin mo, mahal naman yan, sir. O sige, magbayad ka ng 5 mil, yung 3 mil hours. Yung 200, bigay namin sa gobyerno. Pagka ganun kayo ng ganun, papayag kayo ng papayag, putang ina, paano tayo aangat dito? Mag-iwan naman kayo ng tapang ng kunti. E total, araw-araw maraming namamatay kung ikaw yun, di pasensya. Pero kailangan matutok, huwag kayong matakot. Ma-checkpoint, eh, wala nang checkpoint, ayaw ko na yan. Wala nang checkpoint sa iyo. Hingi nga na. Walang ginawa yan, kundi maghingi ng maghingi. Hindi ko alam, misa may kapgobi niya. Ito pa, panakikihalo pa yung NPA. NPA ganun, taxis dito, taxis doon. Gago ka ba? Hindi, walang resibo. Basta hingi na lang. Matuto kayong magsabi, ako'y Pilipino, putang ina mo, huwag mo akong lukuhin sa bayan ko, letse ka. Kaya mo, yan ang turo ng seminar ni Duterte. Toto, because until and unless ganun ang inyong paradigm, walang mangyari sa buhay na to. Kung ano lang ang tama, yun ang hingiin mo. Huwag mong sobrahan kasi dyan nagkakaletse. Pupunta ka ng LTO, pupunta ka ng disensya mulat, pagdating doon, maghintay ka. Kasi may order ako, 3 days. Huwag ka nang pabalik-balik doon. Bigyan ka lang ng, ito, Pabel. Balik ka, Monday, balik ka Wednesday, ganitong oras, alas 3. Nandiyan niya ang lisensya mo. Pag wala, di sabihin sa iyo kung bakit wala. Ngayon kung ang rason, hindi mo gusto, ari, puto ka kayo dito. Ilamay mo cellphone, may mo, Rodrigo, tawagan mo si Mayor. Tawagan niya ako. Karamihan tawag niya, babae ha. Wala namang... Pero takot mo nito kay Milen. Tawagan mo ako. Marami namang basa. Eh, nandyan si...
Si Mayor, si Bebot. Huwag kayong pumayag. Dapat ibahin talaga nyo. Kasi kung hindi nyo ako tulungan, walang mangyari. Tsaka ngayon, sinasabi ko ako sa... Ako na ang nag-uutos sa inyo gawin yan. Ako na mismo ang sabi, be assertive. Sabihin mo lang sa putang ina niya, yun ang tama. Sabi ni Mayor, mag-file kami, bigyan kayo ng listahan, punta ka doon, sir, mag-apply kami ng lisensya. O ito, bigyan ka kaagad. Birth certificate, police clearance, ganun. Pag nakuha mo lahat yan, bigay mo. Teka lang ng araw, lalabas yan. Pag hindi lang lumabas yan ng 10 taon, huwag ka nang tumawag kay Rodito kasi patay na ako niyan. Tawa ka sa akin because lahat sa department, lahat departamento, National Defense, Defense, Trade and Commerce, Labor kay Bebot, 3 days. Kung ang papeles proseso, 1 month. Lahat ng gobyerno, pati ang mga permit sa local, fire clearance, lahat yan, 3 days. Yung fire clearance, nadidelay yan. Kasi ang fire department, naghahanap pa ng fire extinguisher para bilihin mo, para lumusot yung clearance mo. Kunin mo, buksan mo, sa mukha mo. Sabi ni Duterte. Sabi niya, gawin ko raw. Hanggang hindi kayo magkaroon ng lakas ng loob na kalabanan ang katiwalaan, wala tayo.